ang word na ginamit ng NTRCB may violate. So dapat sana bago nila i-practice yan, at least sigurado sila na may na-violate na batas. In this case, hindi pa sila sigurado and posible pa na mapahamak ang NTRCB kasi posible na maging conflict pa yung desisyon nila sa desisyon ng Quezon City Prosecutor Office. Meron bang history rin kayong na-research sa attorney na may kahalintulad na ginawa sila na preventive muna, inaantay yung final decision tapos nagpataw ulit ng suspension? Nandiyan po sa rules yan na may right talaga ang chairman ng MTRCB board to do preventive suspension. But sa based on my research, parang hindi iyan nila pinapractice. Or kasi for example, yung kaso ni Vice Ganda, wala namang preventive suspension. At suspension ang yung penalty nila. So may due process muna. After the due process, pinakinggan yung both side. After na pinakinggan, gumagawa sila ng desisyon. But in this case, hindi pa napapatunayan ang violation. Hindi pa napapatunayan na may na-violate na batas ang mga hosts. Like for example, si former President Duterte, yung dalawang natin kaibigan, si Ka Eric Celis at saka si Dr. Wayne Badoy, wala pang ebidensya na to prove na na-violate nila ang batas. But in this case, that's why mismo ang MTRCB nagduda pa. Kasi ang word na ginamit ng batas, the SMNI may violate. Ibig sabihin, hindi pa sigurado ang NTRCB na na-violate ang batas. But gumagawa na sila ng preventive suspension. Preventive suspension to do further injury daw. What is the further injury na posible kasi na yung decision nila might have a conflict sa decision ng Quezon City Prosecutor Office or baka pinangunahan nila ang Prosecutor Office or na-influensyahan ang Prosecutor Office with respect sa criminal case na final na kaso ni Congresswoman Castro laban kay former President Duterte. Sir, sige, partner. Isa pa. Nabanggit mo rin kanina na baka in conflict. If ever naman, halimbawa, ganito yung kanilang desisyon or nagpataw sila ng suspension na order talaga attorney, tapos doon naman sa RTC or sa Piskal pa ba yun, hindi umusad yung kaso naman against dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, nang magkakaroon ng conflict, ano yung mananaig? Pwede bang i-lift nila itong suspension? If ever lang yun po. Of course, iba kasi ang sa fiscal office kasi ang fiscal office criminal case yun. So, pag criminal case, ang objective doon, pulong. Then, magpiansa ka kung may warrant of arrest. Doon ang sa fiscal office na yakyat nila sa korte. Iba naman dito sa MTRCB kasi, for example, granting na may na-violate na batas, may pleadings pa tayo na pwede i-file. May remedyo pa tayo pwede i-file. Like for example, pwede pa tayo mag-file ng motion for reconsideration sa MTRCB. So, wala pang suspension. Granting na i-denied nila ang motion for reconsideration, pwede pa tayo mag-appeal sa Office of the President. So, dami pa ang procedure na gagawin. Bakit sila mag-impose ng penalty o ng preventive suspension na sila mismo hindi pa sigurado kung may ebidensya na na-violate. May ebidensya ba to prove na may na-violate ang SMNI with respect sa MTRCB law? Wala pang napapatunayan. That's why ang word na ginamit ng MTRCB may violate. So dapat sana bago nila i-practice yan, at least sigurado sila na may na-violate na batas. In this case, hindi pa sila sigurado and posible pa na mapahamak ang MTRCB kasi posible na maging conflict pa yung desisyon nila sa desisyon ng Quezon City Prosecutor Office. Sir, gaano kabigat yung naging comment ng PDP Laban? Established party ito ng dating presidente. Itong members. Pabigat na comment yan kasi it really shows na number one, yung freedom of press, freedom of expression, that is a big reminder. Reminder yan ng MTRCB na maghinay-hinay kayo sa pagdesisyon. Dapat hindi kayo magpa-influence, lalo na sa Committee on Franchise, hindi kayo magpa-influence. Mag-decide kayo based lang on facts, based on evidence, based on the presentation of evidence of both parties. Hopefully, based sa merits lang ang iyong desisyon. Hindi sana dapat sila magpa-makipag-influensya sa mga
sa political pressure, lalo na sa Committee on Franchise na nakita naman nila na grabe ang pangharas or pambubuli namin sa amin mga resource person, o sana hindi sila ma-pressure or ma-influensyan ng Committee on Franchise. Sir, sa mga comment po na aming nakita kahit sa ibang station, ano, kahit sa ibang mga kapwa news organizations, hindi sa paksang yan, hinahanap po lagi yung programang Laban Kasama ang Bayan. May naipupunto po doon, sir, na disenfranchisement sa lahat ng mga viewers at sa mga kababayan natin na araw-araw inaabangan po yung programang yan. Will it stand po, sir, sa inyong pong argumento? Yes. Yun nga, so ang ginagawa nila, yung MTRCB decision, may violation niya sa ating saligang batas. Yes, may basihan sa batas about sa preventive suspension, but as much possible, hindi dapat i-practice yan kung may doubt sila sa kanilang decision. Kasi in fact, yung decision nila, may doubt sila kung tama ba o hindi. May violate. Ibig sabihin, may doubt sila kung tama ba yung decision nila. Kung may doubt sila, always in favor of the constitutional principle of freedom of press and freedom of expression. So, kasi kung ipastop nila, that is curtailment of press freedom, disfranchisement yan, or para pinastop nila yung program na that is purely for public service and it really affects public interest and public information sa ating mga kababayan.